Good morning, good morning. Andito tayo ngayon, magluluto na naman ng laing na gabi. Nuhugasan natin at mamaya ibababad pa po natin ito sa tubig. Ayan po. Tapos ang ating hugasan, gagawin natin, ibababad na lang po natin dito. Tabi muna natin. At ito naman yung ating karne ng baboy. Ito yung gagamitin natin sa daing natin. Ayan. Tabi muna natin. Kasi ito naman namaya kigisa natin. Prepare muna tayo ng bawang, sibuyas at luya. At siyempre kasama na yung sili. Yan, ganito siya kadami ang gagamitin ko para medyo mabango yung paglisa natin. Yan po mga karsibi, gayat-gayat lang tayo ng bawang. Iwain lang natin ang maliliit ito. Ganon din sa sibuyas saka sa luya. Ito din po yung gagamitin ko na sibuyas, yung sibuyas na puti. Medyo may kalakihan din po siya, pero ubusin natin ito para hindi naman masayang yung kalahati. Naman pong isasunod natin yung luya. Balatan lang po natin ng kaunti tsaka hihiwain din po natin. Iba po sa paghiwa dun sa sibuyas. Ito po ay medyo pahaba. Maliliit lang na medyo pahaba. Ayan, ganyan po paghiwa niya. Susunod natin ngayon yung sili naman. Yung sili hindi na natin gagayatin. Isama na natin ito mamaya sa pagluluto. Ayan, ready na tayo sa gisa-gisa. So, ang painit lang tayo ng kawali. At saka lalagyan natin ng kaunting mantika. Para dito natin igisa yung baboy, karne ng baboy. Ayan, pansinin yung mga karsibi, ginisa ko na po yung karne ng baboy pero wala tayong nilagay na sibuyas or bawang. Yun po ay hahanguin pa natin, tsaka igisa pa natin ulit. Ayan, pwede na natin itong hanguin. Tsaka doon na natin igisa na naman yung bawang, sibuyas at luya.
Yan, unahin natin yung bawang. At pag nag-brown na ng kaunti yung bawang, tsaka natin isunod yung ating sibuyas. Yan, pwede na ilagay yung sibuyas. Ipuin na ng bagya yung sibuyas. At isasunod na naman natin yung luya. Yan, dito na natin ilagay ulit yung baboy natin. Isa-isa lang. Tsaka maglagay na rin ako ng kaunting patis. Ito po yung magbigay alat sa kanya. Sunod na natin yung gata ng niyog. Isang lata muna. Tsaka pwede rin natin itong dagdagan ng kaunting tubig para sa pagpalambot po ng karne natin. Tsaka maglagay na rin ako ng ilang pirasong sili dito para magkaroon na siya ng kaunting anghang. Pwede rin tayo maglagay dito ng isang nor cube. Dagdag lasa po yan. Dagdag din pala ako ng kaunting patis pa dahil kulang sa alat. Ayan, dahil luto na yung karne natin, malambot na, tsaka luto na yung gata. Ilalagay na natin yung isa pang lata ng gata. At pag na umulo pa ito, pwede na natin ilagay yung ating dahon ng gabi. Ayan na po, dahil kumulo na siya, so pwede na natin ilagay yung dahon ng gabi para ito na po yung magluluto sa kanya. Thank you.
yan na po, kailangan po natin ilubog na po ito sa sagata. Tsaka mamaya babalik ta rin din natin ito para yung nasa ibabaw na naman yung mailubog natin sa para pantay yung pagkaluto niya. So kailangan lang din natin ito papalambutin pa. Ayan, kailangan na rin natin itong takpan. At saka maglagay na rin pala ako ng ilang pirasong sili pa. Ayan po, kailangan na po nating i-check kasi baka dumikit na yung bandang ilalim, masusunog. Kaya kailangan natin galaw-galawin na ito, iusog-usog lang natin. Kasi kung minsan nasusunog na yung ilalim, dumidikit. Ito na po, atin na po siyang kailangan balik ka rin para yung ibabaw naman yung maluluto. Para sa ganun ay pantay yung pagkaluto niya. Yan po mga karsibi, sa tingin ko masarap talaga ito. Naamoy ko nga na mabango talaga. Ito po yung menu natin na paborito ng lahat, hindi lang mga kababayan natin dito lalo. Gustong gusto talaga ng laing na gabi. Yan po mga ka-RCB. Luto na po ito. Pwede na po natin panghanguin.